Magandang umaga mga bata. Rose, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin para ngayong araw? Amen. Magandang umaga umuli mga bata. Ngayon, ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang wastong paghiwalay ng basura sa bahay. Ako ang inyong guro, si Binibining Patricia Noreen L. Santa. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano yung layunin natin ngayong araw. Una, naisasagawa ang wastong paghiwalay ng basura sa bahay. Pangalawa, nagsasabi ng kahalagahan ng wastong pagtatapon ng basura sa kapaligiran. Yun. Natatandaan nyo pa ba kung ano ang i-discuss natin or tinalakay natin noong nakaraang araw? Ano nga ulit iyon? Magaling, wastong kagamitan sa paglilinis ng bahay sa bakuran. Ngayon, upang ating alamin kung natatandaan nyo pa ba ang pinag-aralan natin noong nakaraang araw, may ipapakita akong mga larawan sa inyo. Sabihin ang pangalan ng kagamitan na nasa larawan. Handa na ba kayo? Magaling. Una, ano ito? Arlene? Magaling. Ito ay... Walis Tingting. Ano naman ang gamit ng walis tingting? Magaling. Ito ay ginagamit sa pagwawalis ng magaspang na sahig sa bakuran. O, pangalawa. Ano ito? O, ano ito? O, Fernan? Ano ito? Ano itong hawak ni teacher? At yung nasa larawan, ano? Magaling. Ito ay... Walis tambo. Magaling. Ano naman ang gamit ng walis tambo? Magaling. Ito ay ginagamit sa pagwawalis ng sahig na makinis. O pangatlo, ano naman ito? Jeremy. Ano ito? Itong hawak ni ma'am. Alamin nga natin kung tama ang iyong sagot. Magaling! Ito ay basahang tuyo. Ano naman ang gamit ng basahang tuyo? Tama! Ito ay ginagamit sa pagtanggal ng alikabok at pamunas ng kasangkapan. Eh, mukhang natatandaan nyo pa ang mga kagamitan na pinag-aralan natin noong nakaraang araw. Ngayon, bago tayo magsimula, nakikita ko parang inaantok kayo. Gusto nyo bang kumanta at sumayaw? Okay, magaling. May inihanda si ma'am ng video at awitin para sa inyo ngayong araw. Sa araw-araw, sa bukid at bayan, ang kanyang asa, dapat manatili magpakailanman. At maglinis sa ating tahanan, sikaping maayos sa araw-araw, sa bukid at bayan, ang kanyang asa, dapat manatili magpakailanman. Sa ating tahanan, sikaping maayos sa araw-araw, sa bukid at bayan, ang ganyang asan, dapat manatili magpakailanman, dapat manatili magpakailanman.
Nag-enjoy ba kayo, mga bata? Maraming salamat naman. Mukhang kayo ay nagising na. Ngayon, dumako na tayo sa ating tatalakayin ngayong araw. Ang ating topic ay ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Bago muna ito, ano ba ang basura, Giselle? Magaling! Ito ay mga maliliit na bagay na hindi na kailangan, wala ng halaga, at pakinabang. Ngunit basura man sa inyong paningin, may tamang lagayan din. Ito ay sumasang-ayon sa kasabihan na ang lahat ng bagay sa mundo ay may tamang lugar o kinalalagyan. Kaya kahit ang tingin natin dito ay wala ng halaga, ito pa rin ay dapat isaayos at ilugar sa tama. Hindi ba tama? Magaling. Ngayon, may dalawang paraan ng paghiwalay ng basura. Ano ang mga ito? Joves? Magaling. Una ay nabubulok. Ano naman ang isa? Magaling. Di nabubulok. O sa Ingles, ito ay ang mga biodegradable o non-biodegradable waste. Okay, ano ba ang nabubulok? Magaling. Ito ay kinabibilangan ng iba't ibang uri ng mga pagkain, mga balat ng gulay, papel, halaman, at mga patay na hayop. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng nabubulok na basura. Grace? Magaling! Balat ng saging. Ano naman ang iyo, Rose? Magaling! Mga pinaglumaang papel. Ngayon, dumako naman tayo sa di nabubulok o non-biodegradable. Ano ba ang di nabubulok? Saira? Magaling! Ito ang mga basura na hindi nabubulok. Ito ay maaari pang paghiwa-hiwalayin sa tatlong pamamaraan. Ano ang mga ito? Una, recyclable. Ito ay mga basura maaari pang gamitin muli. Ito ay mga nare-recycle. Residual. Ito yung mga basurang wala nang gamit o wala nang pakinabang. Pangatlo, ito ang mga special waste. Ito ay nakalalason o nakamamatay. Ngayon, sa special waste, may anim na pamamaraan. Paano ito paghiwa-hiwalayin? O may anim na type ang special waste. Una, toxic o hazardous waste. Ito yung mga expired ng insecticides sa ating mga bahay, gaya ng nasa larawan. Mga dalawa, ito yung bulky waste. Ito yung halimbawa ng gaya ng sa larawan, mga pinaglumaang sofa, cabinet, mga mesa na sira na hindi na ginagamit. Ito yun yung bulky waste. Okay, pangatlo, electronic waste. Ito yung mga sa cellphone, yung mga laptop, yung mga computer, mga TV na hindi na ginagamit o sira na. At itinatapon na natin. Tawag doon ay electronic waste. At ang panghuli, medical o healthcare waste. Ayan, mga pinaglumaang injection o gloves. Ito ay marami ito ngayon, 'di ba? Dahil pandemic. Maraming gamit na face mask, na face shield, mga injection kapag pagkatapos ng mabaksin, mga gloves. Di ba? Tawag doon ay medical o healthcare waste. Ito ay lubhang mapanganib dahil mga gamot at mga chemical ang nasa medical waste. At ito ay mapanganib kapag nag-expire na or tapos na ang gamitin. Ngayon, may mga pamamaraan tayo kung paano paghiwa-hiwalayin ang mga basura. Meron tayong mga basurahan para sa plastic,
sa mga nabubulok, mga babasagin, at mga papel. Ngayon, may mga basurahan tayo at may mga kulay sila. Ito ay ang berde o luntian o green, pula o red, dilaw o yellow, asul o blue. Ngayon, kapag sinabing nabubulok, sa tingin nyo saan ito itatapon? Magaling! Kapag sinabing nabubulok, ito ay itatapon sa kulay na green. At kapag mga plastic, ito ay itatapon sa pula. Kapag naman mga babasagin, ito ay itatapon sa dilaw. At kapag sinabing mga papel, ito ay itatapon sa blue. Magaling! Ngayon, may mga pamamaraan tayo kung paano paghiwa-hiwalayin ng basura. May tinatawag tayong solid waste management. Ito ay may programa para sa tamang paraan ng pagtatapon at pag-iimbak ng mga basura at mga gamit na hindi pakikinabangan. Naiintindihan nyo ba, mga bata? Ulitin nga natin. Kapag sinabing green o luntian o berde, ano ang itatapon? Tama, nabubulok. Ano naman ang itatapon sa red o pula? Magaling, plastic. Kapag sinabing yellow o dilaw, magaling, mga babasagin. Kapag blue o asul, ano ang itatapon? Magaling, papel. Napakagaling na mga bata. Ngayon, mayroon tayong 3 R's. Ito ang reduce, reuse, o recycle. Maaari mo bang ulitin, Marlon? Magaling. Ikaw naman, Jo Marie, maaari mo bang ulitin? Magaling. Kapag sinabing reduce, ito ang pagbawas sa dami ng basura sa sistematikong paraan. Pahalagahan ang gamit, iwasan bumili ng hindi kailangan at pagkonsumo ng mga bagay na nakakapagparami ng basura sa kapaligiran. Halimbawa, ito. Tingnan niyo yung larawan. Kapag bumibili kayo sa labas o naggo-grocery, maaari kayong magdala ng eco bag. Dahil maaari itong gamitin ng ulit-ulit. Hindi kagaya ng halimbawa, hindi ba kapag lumalabas kayo, kapag bumibili kayo, kahit pati ballpen, hindi ba pinaplastic? Kahit maliit lang na bagay ay pinaplastic. Ang magandang paraan upang iwasan ang pagdami ng plastic na basura, kapag bumili tayo kahit hindi na natin ipaplastic, okay, kahit bitbitin na lang natin kung maliliit lang ng mga bagay at maaari namang ibulsa, iyan. Iyan para maiwasan ito. At hindi lang naman basura ang dapat bawasan natin ng pagkonsumo, kundi pati mga gaya ng tubig at electricity. Dahil alam nyo ba na ang tubig tabang o fresh water ay 3% lang sa ating mundo? Hindi ba, kahit napapaligiran tayo ng tubig, sa buong mundo ay 3% lang ang maaari nating gamitin at mainom. Yan. At alam nyo ba na ang mga pinagkukunan natin ng tubig tabang gaya ng ilog ay polluted na dahil marami ng basura. Kaya kailangan din natin magtipid sa pagkonsumo ng tubig at electricity. Okay? Next, reuse. Paghahanap ng ibang paraan kung paano ang isang patapong bagay ay maaaring magamit muli at mapakinabangan. Gaya nito, mga garapon. Yung mga garapon ng nanay ninyo na halimbawa yung garapon ng Ladies' Choice, yung mga nata de coco, yung mga pinangsalan ng nanay ninyo, maaari niyong gamitin yung mga garapon na halimbawa lalagyanan ng ballpen,
lapis, mga kagamitan ninyo na maliit, na mga candy, na mga mani. Ayan, maaari pang paglagyan yan. At mga lata, maaaring gawing paso. Yan, para sa inyong mga halaman. Diba? Ang daming pwedeng magamit muli. Okay? Kaya hindi lang tayo basta tapon ng tapon. At panghuli, recycle. Maging malikhain. Maaaring gamitin, gumawa, at bumili ng mga recycled na bagay. Halimbawa, di ba, kapag Pasko noong face-to-face, di ba, kapag Pasko, pinagdadala kayo ng mga parol na recycled, di ba, ito yung mga gawa sa straw o kaya mga plastic na bote. Halimbawa na lang nito, di ba? O ito, yung bag naman na ito, at saka yung bayong gawa sa balat ng chichirya, ng juice. Diba? Maaaring paraan. Kaya yung mga basura, may pera sa basura, may ginto sa basura, okay? Kaya kailangan lang natin maging matalino sa pag-iisip kung paano ba natin ang mga bagay na hindi ka pakita at pakinabang ay maaari pang pakinabangan muli. Okay? Kailangan kontrolin ang pagdami ng basura sa pamamagitan ng 3 R's. Ang unang dapat gawin ay iwasan natin gumawa ng basura. Ulitin nga natin, ano nga ulit ang 3 R's? Jo Marie? Magaling! Ano nga ulit ang 3 R's? Jobes? Magaling! Reduce, reuse, at recycle. Bakit ba natin kailangan gawin ang pagdami ng basura? Bakit ba natin ito kailangan gawin? John Mark? Magaling. Dahil kapag hindi natin ginawa ito, maapektuhan ang ating mundo. Labis na ang pagdami ng basurahan at nadadamay na ang mga kahayupan at kapaligiran. Ito ay nagdudulot ng kapahamakan sa kanila. Gaya ng mga larawan na ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo itong pawikan. Wala na siyang makain. Nakakain niya mga plastic na nasa karagatan. O, tingnan nyo. Yung mga basura pumupunta na sa karagatan. Ayan yung Manila Bay. Ayan yung usa. Kinakain niya ay balat ng chichirya. At ang panghuli, yung ibon. Tingnan nyo. Namatay yung ibon dahil ang mga kinain niya ay puro plastic na basura. Kaya, kailangan natin iwasan ang pagdami ng basura. At kailangan nating matutunan ang wastong pamamaraan ng pagtapon ng basura upang maiwasan ito. Ulitin nga natin, kapag sinabing nabubulok, berde. Kapag sinabing plastic, pula. Kapag sinabing babasagin, dilaw. At kapag sinabing papel, sa asul. Galing. Ang RA 9003 o the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay isang pambansang batas na may kinalaman sa makakalikasan o environmental at practical na pamamahala ng basura. Ano nga ulit ang pambansang batas na may kinalaman sa makakalikasan? Arlene? Magaling! Ang RA 9003 o the Ecological Waste Management Act of 2000. Ang Material Recovery Facility o MRF ay isang lugar o pasilidad na kung saan dinadala ang mga pinaghiwa-hiwalay na basura mula sa mga bahay-bahay upang pansamantalang ilagak ang mga di nabubulok at gawing pataba ang nabubulok. Tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya na siguraduhin maayos ang paghiwa-hiwalay at itinapon ang mga basura sa ating tahanan. Ito ay isang halimbawa ng MRF.
Ngayon, ulitin nga natin kung ano yung batas. Jenna din, ano nga ulit yung pambansang batas? Magaling! RA9003 o the Ecological Waste Management Act of 2000. Ano naman ang lugar kung saan dinadala ang mga nakolektang basura mula sa mga bahay, kung saan itinatabi ang mga dinabubulok at ginagawang pataba naman ang mga nabubulok? NELMA? Magaling! MRF o Material Recovery Facility. Ano nga ulit ito, Jo Marie? Magaling! Ngayon, may ipapakilala akong bata sa inyo. Siya si Junjun. Maari may kailangan siyang ipatulong sa inyo. Agree ba kayo? Gusto niyo ba siyang tulungan? Salamat! Ngayon, alamin muna natin kung ano ba ang dahilan, ano ba ang kwento ni Junjun, bakit ba siya nagpapatulong? Si Junjun ay isang mag-aaral sa Dabsu Elementary School. Tuwing hapon, ay nililinis nila ng kanyang mga kamag-aral ang kanilang silid-aralan. Tinawag siya ng kanyang guro at inutusan na itapon ang mga basura. Maaari niyo ba siyang tulungan? Salamat! Tulungan si Junjun na paghiwa-hiwalayin ang mga basura at ilagay sa tamang lalagyanan. Piliin ang kulay ng tamang basurahan ayon sa mga ipapakitang larawan. Ano ito? Grace, saan natin itatapon? Sa dilaw ba? Tignan natin. Hala! O, isa pa. Sa blue? Tignan natin. Magaling! Susunod. Ano naman ito, Nerissa? Saan natin itatapon? Sa pula ba? Tignan natin. Kim, maaari mo ba siyang tulungan? Sa dilaw? Okay, sa pa. Saan? Tignan natin kung sa green. Magaling! Susunod. Ano ito? Okay, plastic na bote. Saan natin ito itatapon, Marlon? Sa pula? Tignan natin. Magaling! O, susunod. Ano naman ito? Okay. Babasaging bote. Saan naman natin ito itatapon, Saira? Sa yellow? Tignan natin. Magaling. Susunod. Ano naman ito? Rose, Abel. Saan naman natin ito itatapon? Sa blue ba? Isa pa. Sa green? Magaling. Oh, ito pa. Ano naman ito? Balat ng chichirya. Giselle, saan natin ito itatapon? Sa yellow ba? Oh, saan natin ito itatapon? Sa green? Okay, isa pa. Sa red? Magaling.
Ngayon, natulungan niyo na si Junjun. May isa pa. Tignan ang larawan at kilalanin ang paraan ng pag-iimbak. Kung reduce, reuse, o recycle. Ano? Ay, batay sa larawan, anong paraan ito ng pag-iimbak? Arlene? Reduce ba? Tignan natin. O, isa pa. Recycle? O, alam niyo na ang sagot. Reuse. O, ito naman. Ano naman ito? John Mark. Recycle? Tignan natin. Magaling. Ano naman ito? Rose. Reduce? Magaling. Ano naman ito? Erica. Reuse? O, ulitin natin. Reduce? Magaling. O, ano naman ito? Recycle? Tignan natin. Magaling. Ngayon, ano ang dalawang paraan ng pag-uuri ng basura? Jobes? Nabubulok at di nabubulok. Magaling. Ano naman ang 3 R's? Magbigay nga ng isa. Jane? Magaling. Isa pa. Jane May. Magaling. Oh, isa pa. Ano pa yung isa? Micaela. Magaling. Ito ang reduce, reuse, o recycle. Oh, halimbawa, mayroon akong balat ng candy. Sa anong kulay ko ito itatapon? Grace? Tignan natin. Magaling sa pula. Halimbawa, ano naman ang itatapon sa asul na basurahan? Adona. Magaling, papel. Ano naman ang dapat lang itapon sa berdeng basurahan? Claudine. Magaling, nabubulok. Ano naman ang dapat lang na itapon sa dilaw na basurahan? Magaling, mga babasagin.